Hey, hello guys, welcome back to our tutorial. Okay, so now we are going to create. Okay, so gagawin natin yung mga asterisk or pattern na tinatawag. Gagamitin natin yung looping. Okay, so for example, first we are going to create like I will create one here. Notepad. Ito yung gagawin natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Yan. So, gagawin natin yan dito sa yan. Ito yung magiging output niya. Okay. So, pero, ang gagawin natin is mag-a-ask tayo sa user kung ilan bang rows ang gagamitin niya. Okay, so, okay, simulan natin. So, first is declaration of variables. Declaration. Next is int I, j, c, and t. C out. Enter number of rows. Okay. Then C in, lagay natin dito is C and T. Okay. Then C out end line. Para may next line. Next line. For loop. Okay. Lagay natin dito is I is equal to 0. Okay, then I is less than or equal to or not equal C and T, then I plus plus. Okay. Ito. Next, gawa tayo dito ng isa pang loop na yung letter J is equal to C and T. Okay. Then J is greater than to I, J minus minus. Okay, so lagay tayo dito ng C out asterisk. Then here C out end line. Okay, so yan yung program natin. First declaration, next asking the user to input numbers, and then this is the program looping. Okay, we'll see. Execute, compile and run. Enter numbers, for example 10. Okay, as you can see, this is the output. Okay, it's depend on the rows you entered. For example, dito ang in-enter mo is 5, so maliit lang siya, 5 lang siya. So, kagaya lang siya nitong sinulat natin dito. Okay? So, magdidepende siya sa rows or number of rows na in-input ng user. For example, lang input ka dito ng 20, so medyo malaki rin siyang parang rectangle. Okay? So, yun. Next is, so, gawin ta, wait lang, gawin natin dito, for example, 10. Ayan. So, tayo ng isang, gagawin ko to. Ayan. Save natin. Okay, so yan yung pinakauna nating example. Okay, so ngayon naman, gawa tayo ng isang program na ganito naman yung output. Lagay tayo dito, ganito naman yung output.
1, 2, 3. Yan, ganyan. Yan. Yan. Okay. So, gagawa tayo ng program na ganyan yung ilalabas niya. Okay. Pero, mag-i-input din siya ng number of rows. Okay. So, burayin natin ito. Panibagong example. Okay. So, next is int i. Okay. Then, space. Yan ang mga variables natin na gagamitin. Rows. And then, k is equal to 0. Then, this is the declaration. Okay? Lagay kayo ng comments para mas magandang basahin. Declaration. Okay, next here, cout. Lagay natin dito is enter. Number of rows. Ayan. Ngayon, lagay natin dito yung cin. Gamitin natin yung variable na rows. Okay, next is magpa-for loop na tayo. For loop, i is equal to 1. Okay, then i is less than or equal to rows dun sa input mo. Then i plus plus. Ngayon, gawa tayo ng looping para dun sa space. So, space is equal to 1. Then space is less than. So, dapat rows, okay, rows, minus, dun sa i, okay, then space, plus, plus. So, ngayon, ilalagay natin dito yung space. So, pag space, syempre, ganito lang siya, c out, wala siyang laman. Okay. Then, pwede tayo ditong gumamit ng while loop. Okay, gamitin naman natin yung while loop kasi nasa looping tayo, pwede natin pag-alu-aluin yun. While okay, k is not equal to ito, 2i minus 1. Okay. Okay. Then, see out. Print natin yung asterisk. Okay. Yung k is 0. So, 0 times ito, times mo yung i, which is 1. 1 times 2, minus 1, so 1. Ganyan lang yan. So, pag not equal, so papasok siya dito, then k plus plus. Okay. Then, punta ulit tayo dito, pabalikin natin dapat maging yung case, maging 0 ulit. Okay? Then, see out, end line. Yan. So, yan yung program para makuha natin yung ganitong output. Yung ganito. So, tingnan natin. Maraming paraan siya. Pwede mong loop, pwede mong while, or depende sa discarte nyo. Pwede naman. Kahit ano, basta ang maging output is yun, okay lang yun. So, the number of rows, for example, 10. Oh, kulang pa siya ng isa. As you can see, ganito dapat makuha pa natin yung kalahati, di ba? So, tingnan natin yung program. I is space is 0. Enter number of rows. I is 1. Then rows. I plus plus for space. Okay. Okay naman to. Okay. I minus 1.
So, yun, pwede rin ganito. Pero ang kailangan natin yung lagyan natin ng ganyan. Yun. So, ito lang kasi hindi, pag ganito, wala siyang space. Kailangan may space siya para mag-print siya ng space. So, lagyan natin ng, try natin to, 5. So, yun. 5 din siya. Pag medyo marami, for example, 10, medyo malaki rin. Okay? So, I hope nakita niyo yun. Pwede nyo, pwede natin execute again. For example, 30. So, medyo malaki rin siya. Diba? So, depende sa ini-input mong rows. So, try natin. Lagay natin dito is 2. 10. Yan. Okay, so ito yun. Ngayon naman, gawa ulit tayo ng sa pang-program na ang output naman is ganito naman. Pabaliktad naman siya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parang ganyan. Yan. So, parang ganyan lang ang magiging output niya. Okay? So, bakit na gino'n dapat 3 to? 3. Tama ba? Lang itong isa. Ito. Ito. Yan. Yan, ganyan. Ganyan yung output niya, ano? So, paano naman? Pero, kailangan mag-input siya ng number of rows. So, yan. Burayin natin ito para from scratch naman tayo. So, gawa tayo dito ng intros. Okay, I, J, and space. Parang ganit, kanina lang. Then, C out. Okay. So, minsan magkakamali tayo pero i-debug natin dito kasi hindi naman basta-basta matatama. Okay. Next is C in. Lagyan natin dito yung rows. Parehas lang. Ngayon, mag-for loop tayo. For I is equal to rows. Okay. Then I is greater than or equal to 1. Kasi kailangan mag-print muna siya ng maraming asterisk. Okay. Next is dun sa space natin. Kailangan mag-print ka ng space. 0. Sa unang ano is wala mo ng space. So, minus I. Okay. Then, space plus plus. Okay. So, ngayon mag-print tayo dito ng space. Take note, kailangan may space siya. Ngayon, gawa tayo dito ng for loop ulit. For loop, J is equal to I. Okay. Then, J is less than or equal to 2 times I. Yeah.
minus 1. Then J plus plus. Then print natin dito yung asterisk. Okay. Yan. Pero next naman is gagawa tayo ng isang for loop pa. Para naman dun sa letter J ulit. J is less than or equal to I minus 1. Then J plus plus. Ayan. C out yung asterisk. Kasi kailangan ang i-print niya muna yung kalahati plus yung another na kalahati. Then, pag na-print niya na yung taas, next line na. Okay. So, try natin kung tama to. Execute, compile and run. Oops. Mali. Okay. Execute, compile and run. Enter rows, for example, 10. Yan. So, you can see, baliktad naman yung output niya. So, asan ba yun yung ano natin? So, yan. Tama. Pag maliit naman, kung ang rows mo ay 5, so, maliit din naman. Okay. Pag ang rows mo 10, ayun, medyo malaki naman yung output. Okay, so next, gawa tayo ng isa pang example. Gawin natin ganito. Yung output niya dapat ganito. Parang ganyan, no? Pabalik, ano ba yun? Ganyan, no? Yan, parang ganyan na diamond. Okay, so paano yun? Gawa tayo ng panibagong program dito. Okay, ang magiging output niya, ang magiging output niya is ganito. Pero, depende sa rows na i-enter ng user. Okay, so, gawa tayo na dito ng declaration int n s i n j. Yan ang mga variable. Pwede nyo yung baguhin yan. Okay, cout, enter, number, of rows. Okay. Next will be cin. Lagyan natin dito ito yung unang variable natin. Okay. Gagawa tayo ng for loop. I is equal to 0. Okay. Then I is less than or equal to n. Okay. Then I is plus plus. Next is for loop ulit. Para naman dun sa space. So, lagay ko dito is equal to n. Okay. Then s is greater than 2i. Then s minus minus. Okay. Okay, so next is cout. Lagay natin dito yung space. Okay. Next is gagawa ulit tayo ng for loop. Gamitin naman natin yung letter I. Letter J. Okay. 0. J is less than 2i. J plus plus. Okay, so, ang gagawin natin naman, kailangan i-print muna na yung asterisk. Ayan. Itong asterisk, cout, end line. Ayan. Then, pagkatapos niyan, gagawa ulit tayo ng isa pang for loop para naman dun sa baba.
Okay, for I is equal to 1, I is less than to n, okay, dun sa input, then I plus plus. Then, space ulit. Kigaw tayo ng space, 0. Okay. S is less than 2i. S plus plus. Ayan. Space lang naman yung print niya. So, C out. So, may ganyan yan. Okay, pagkatapos niyan, kailangan gawa tayo ng isa pang for loop para naman sa asterisk. J is equal to n. Okay. J is less than to i. Then j minus minus. Okay, so dito na natin i-print yung asterisk. Okay. Then siyempre, kailangan maglagay tayo dito ng end line sa katapusan niya. Ayun. Try nga natin i-compile. Compile. Compile and run. Okay. 8. Oops. Kulang. Lagyan natin ng ganyan. Tumama na yung sa ito naman dito, lagyan natin ng space. Lagyan natin ng space kasi hindi siya nagkakaroon ng space dun sa asterisk. Kaya, okay, lagyan natin ng 8. Kulang pa. Pabaliktad pa lang. Tingnan natin. First, ito, S, N, I, S plus minus minus, C out. Okay, next is J, into I, J plus plus, asterisk. Kailangan may kulong lang dito for loop natin. Kasi ito yung sa taas. Ito naman, isin natin ito. Nga, try natin. 8. Ayun. So, una, declaration. Enter ng number of rows. Ito yung sa taas. Ito yan yung lagyan natin dito. Ito is ganyan. Okay. Para maintindihan nyo, yung output niya is ganyan. Example, 10. Okay. Ayan yung kalahati. Kalahati nitong ganun din dito, lagyan natin ng ganyan. Ayan. So, yan yung plus plus. Pero bakit itong ito, kailangan mag-space ka dyan, Kailangan mo ng space. Dito naman, asterisk. Kailangan may space dito kasi hindi na ayan, for example, as you can see, ito yung taas, ito naman yung sa baba. Okay. So, ganun lang yung program niya. Okay, so I hope you understand.
So marami pa tayong susunod na video. So please subscribe our channel, share to everyone para mas lalong dumami tayo dyan. Okay, so thank you.